Well, Kung Fu, the best example would be a glass of water. Why? Because water is the softest substance in the world, but yet it can penetrate the hardest rock or anything, granite, you name it. Ang misteryo na nakapalibot sa kamatayan ng martial artist na si Bruce Lee. Ibinuhos ni Bruce Lee ang kanyang sarili sa lahat ng kanyang ginawa. Nang matuklasan niya ang martial arts, nakatuon siya sa isang fitness regime ng 100%, pag-iwas sa pag-inom at paninigarilyo, kasama ang pag-inom ng mga vitamin supplements, at maging ang pag-inom ng hilaw na karne ng hamburger upang bumuo ng perfect tone. Nang matagpuan niya ang pag-arte at hindi nagtagumpay sa Estados Unidos, lumipat siya sa Hong Kong upang itatag ang kanyang kapangyarihan sa takilya upang makaakit ng interes pabalik sa bansa. Sa ganitong uri ng dedikasyon at kontrol, ang kanyang biglaang pagkamatay noong 20 Hulyo 1973 sa Hong Kong, sa edad na 32, ay hindi lamang nakakagulat. Ito ay hindi maintindihan. Ang mga paunang pagsisiyasat upang matukoy ang mga sanhi ng kanyang pagkamatay ay walang tiyak na paniniwala, at ang mga pathologist ay pinalipad mula sa buong mundo. Inalok siya ng isang prescription painkiller na tinatawag na ekwegesic. Pagkatapos uminom ng tableta, humiga siya at nakoma. Hindi na siya muling sumigla, ang sabi ng BruceLee.com, pinamamahalaan ng The Bruce Lee Family Company. Ang determinasyon ay na si Bruce ay nagkaroon ng hypersensitive na reaksyon sa isang sangkap sa gamot sa sakit na nagdulot ng pamamaga ng likido sa utak na nagre-resulta sa isang pagkawala ng malay at kamatayan. Madalas na tinutukoy bilang cerebral edema, ang tila tiyak na dahilan ay pinag-uusapan pa rin hanggang ngayon. Higit sa 4 dekada pagkatapos ng kanyang kamatayan na may malawak na mga teorya. Ang ilan ay naniniwala na siya ay pinatay ng mga Chinese gangster, ang iba ay nagsasabi na siya ay nalason, at ang iba ay nagsasabi na siya ay namatay habang nasa akto kasama ang isang kalaguyo. Sinasabi pa nga ng ibang mga teorya na ito ay voodoo o isang sumpa ng pamilya. Si Bruce Jun Fan Lee, o Lee Siu Long sa Cantonese, ay ipinanganak sa San Francisco noong 27 ng Nobyembre taong 1940. Sa taon ng Dragon at sa oras ng Dragon, sa pagitan ng 6:08 AM. Lumaki sa Hong Kong, siya ay isang child actor sa humigit kumulang 20 pelikula at nagsimulang mag-aral ng Wing Chun Kung Fu sa edad na 13. Pagbalik sa Estados Unidos sa edad na 18, nag-aral siya ng pilosopiya sa Universidad ng Washington habang nagtuturo ng Kung Fu, at kalaunan ay nagbukas ng sarili niyang paaralan, ang Jungfan Kung Fu Institute, na may mga lokasyon sa Seattle, Oakland at Los Angeles. Naging pamilyado rin siya, pinakasalan si Linda, ngayon ay Linda Lee Cadwell, at pinalaki ang anak na si Brandon at anak na si Shannon. Di nagtagal ay dumating ang showbiz, dahil nakuha niya ang papel ng sidekick na si Kato sa 1966 TV series na Green Hornet. Nang kanselahin ang palabas sa sumunod na taon, nahirapan na makuha ang mga trabaho sa Hollywood, kaya bumalik siya sa Hong Kong at gumawa ng 3 pelikula. The Big Boss noong 1971 at Fist of Fury at Way of the Dragon noong 1972. With the mega success sa kanyang mga pelikula sa takilya sa ibang bansa, sa wakas ay nakilala din at sumikat sa Amerika. Noong autumn ng 1972, he was filming Game of Death nang pumasok ang Warner Brothers, nag-aalok na gumawa ng magkasanib na produksyon, ang kauna-unahan sa pagitan ng Hollywood at Hong Kong. Kaya napos ang paggawa ng pelikula at sa halip, tumutok siya sa Enter the Dragon, na nakatakdang ipalabas kasama ang lahat ng Hollywood fanfare sa isang premiere sa Hollywood's Chinese Theater noong Agosto taong 1973. Ngunit hindi niya narating ang kanyang malaking success. Ang mga paunang ulat ay nagsabi na siya ay namatay mula sa isang edema sa utak na posibleng sanhi ng pagkalasing sa droga o pagiging sensitibo.
Ang unang ulat ng Associated Press noong 21 Hulyo mula sa Hong Kong ay nagsabi na siya ay namatay sa Queen Elizabeth Hospital pagkatapos na matagpo ang walang malay sa kanyang tahanan dito. Nabanggit din ito, sinabi ng mga pulisya na hindi pinaghihinalaan ang foul play ngunit isasagawa ang autopsy. Pagkalipas ng isang buwan, noong 3 ng Setyembre, lumabas ang isa pang ulat ng AP na binanggit ang dahilan, si Bruce Lee, isang bituin ng mga kung fu na pelikula, malamang ay namatay sa brain edema, labis na likido, na maaring sanhi ng marijuana, iniulat ng isang coroner. Sa puntong iyon, kahit na ang coroner na si C.K.E. Tong, ay hindi natagpuan kung ano ang sanhi ng edema, ngunit napansin ang mga bakas ng nalalabi ng marijuana sa kanyang katawan at itinaas na ang kondisyon ay maaaring udyok ng pagkalasing sa droga o sensitivity. Wala sa mga ito ang nasubaybayan. Narito ang isang tao na nagbigay ng ganoong atensyon sa lahat ng inilagay niya sa kanyang katawan. Paano kaya naging biglang kitil ng buhay ng isang painkiller o marijuana? Tulad ng nangyari, mayroon siyang kasaysayan, ilang linggo lamang ang nakalipas. Pagkatapos magdusa mula sa pananakit ng ulo at seizure, dinala siya sa isang ospital noong Mayo taong 1973 at sinabing mayroon siyang cerebral edema. Walang malay sa noon, kalaunan ay inilipad siya sa UCLA Medical Center, ayon sa Newsweek, kung saan nalaman nilang mayroon siyang grand mal seizure. Ayon kay Matthew Polly, na sumulat kay Bruce Lee, A Life, siya ay pinalabas ng mawala ang pamamaga. At iyon ay noong ginawa niya ang nakamamatay na paglalakbay sa Hong Kong. Namatay siya sa bahay ng isang Taiwanese actress. Ang isa sa mga unang katotohanan na nagsimulang maghinala sa paliwanag ng cerebral edema ay na sa lalong madaling panahon ay natukoy na ang kanyang kamatayan ay hindi nangyari sa kanyang sariling tahanan, ngunit sa halip ay sa Taiwanese actress na si Betty Ting Pei. Iniulat na ginugol ni Lee ang umaga sa mga pag-uusap tungkol sa nakamamatay na pinamagatang Game of Death. Nagkaroon siya ng kaunting hash dahil naniniwala siyang pinalawak ng cannabis ang kanyang kamalayan, at pagkatapos ay nagtungo sa tahanan ni Ting Pei. Ako ang kanyang kasintahan, sinabi ng aktres kay Polly sa Bruce Lee, A Life, at idinagdag na mayroong ilang pakikipagtalik at hash habang sila ay magkasama. Ang mga detalye pagkatapos ay naging out of control. Ang ilan ay nagsasabi na dapat niya sanang ma-meet ang producer ng Game of Death na si Raymond Chow pero hindi na nakarating, habang ang iba ay nagsasabing si Chow ay nagpakita sa apartment ni Ting Pei bandang 6 p.m. Gayunpaman, ang kaunting nangyari, tiyak na nasa larawan si Chow. Masama ang pakiramdam ni Bruce, sabi ni Chow kay Polly. Pagkatapos ay sinabi ni Chow na sobrang nakatuo na si Lee bilang ganap na karakter habang pinag-uusapan nila ang pelikula. Isinadula niya ang buong bagay. Kaya siguro medyo napagod siya at nauuuhaw. After a few hips, medyo nahihilo na siya. Kumbaga, noon ay binigyan siya ni Ting Pei ng equegesic at humiga siya. At hindi na siya muling bumangon. Ang personal na doktor ni Ting Pei ay tinawag upang buhayin si Lee at ang isang ambulansya ay hiniling na dalhin si Lee sa isang ospital 25 minuto ang layo. Habang sinusubaybayan ang mga kaganapan, nagdudulot din ito ng higit pang mga tanong. Uminom na yata siya ng painkiller dati. Ngunit ang ulat noong Setyembre taong 1973 ay nagsabi na marahil siya ay may hypersensitivity dito. Ang iba ay nagsasabi na ito ay cannabis intoxication, kahit na walang posibilidad na maging isang link sa pagitan ng cannabis at brain edemas. Binalaan siya ng mga medical professionals na gumamot sa kanya noong Mayo tungkol sa hash. Sinabi namin sa kanya na ang kanyang napakababang porsyento ng taba sa katawan ay maaaring maging mahina sa kanya sa droga, sabi ni Dr. Peter Wu sa aklat na The Tao of Bruce Lee. Dahil nagkaroon na siya ng napakasamang oras sa gamot, sinabi namin sa kanya na ang mga epekto ay malamang na mas malala sa susunod na pagkakataon. Ayon sa libro ni Polly, napagtanto ni Chow kung gaano kasama para kay Lee na matagpuan sa apartment ni Ting Pei na silang dalawa lang, kaya sinimulan niyang bihisan si Lee para maigalaw nila ang katawan. Sa huli, nagpa siya silang tawagan ang doktor ni Ting Pei, si Dr. Eugene Chupo Y., para pumunta sa kanyang apartment.
Sinubukan niyang buhayin siya, ngunit wala itong nagawa. Patay na ang bituin. Gayunpaman, natanto nila na kailangan nilang dalhin ang katawan ni Lee sa isang ospital. Kaya tumawag sila ng ambulansya ngunit hiniling na pumunta ito sa mas malayong Queen Elizabeth Hospital, isang 25 minutong biyahe, kaysa sa sariling ospital ni Dr. Chu. Nagbigay din iyon ng oras kay Chow na tawagan ang asawa ni Lee, si Linda, para makipagkita sa kanya sa ospital. Ngunit ang mga mabilis na desisyon na iyon ang naglabas ng marami pang mga tanong. Naunang nakarating si Linda sa ospital at dahil walang nagpaalam sa ospital tungkol sa pagkakakilanla ng paparating na pasyente, naisip nila na ito ay isang joke. Maaaring may nagbibiro, wala kaming alam tungkol dito, sinabi ng manggagawa sa front desk sa kanya. Ngunit nang tatawag na sana siya sa bahay, nakita niya ang kanyang asawa na paparating. Hindi kailanman sumagi sa isip ko na maaaring siya ay mamatay, sabi niya sa polybook ayon sa The Ringer. Hindi nagtagal, binigyan siya ng malungkot na balita. Patay na siya, ngunit sa puntong iyon, maaaring matagal na siyang patay. Ang isang maling pahayag tungkol sa kung paano namatay si Lee ay inilabas. Dahil ang tatlong pelikula ni Lee ay mahusay na nagawa sa Hong Kong, siya ay isang megastar doon at ang press ay pumunta sa ospital. Ang mga maagang teorya ay nagsimulang lumabas, namatay ba siya sa isang labanan? Siya ba ay binugbog ng isang grupo sa kapitbahayan ng Sim Sha Su? Ang mga tanong ay umikot buong lugar. Kaya ang kumpanya ng produksyon ni Chow ay naglabas ng isang opisyal na pahayag. Si Bruce Lee ay bumagsak sa kanyang bahay habang naglalakad sa kanyang hardin kasama ang kanyang asawang si Linda. Ang Golden Harvest ay nagdadalamhati sa pagkawala ng isang mahusay na bituin, ayon sa aklat ni Polly. Naglabas din ang ospital ng release na tumuturo sa cerebral edema. Ang mga dahilan para sa mga ito ay tila makatarungan, gusto nilang protektahan ang mga batang anak ni Lee. Habang laganap ang mga alingaungaw, tinawag ito ng coroner na isang kamatayan sa pamamagitan ng misadventure. Habang ang cover-up ay nilabas sa una, nalaman ng isang reporter na ang address ng pick-up ng ambulansya ay ang apartment ni Ting Pei. Siya ay tinanong, ngunit nananatili sa gawagawang kwento, na nagbukas ng higit pang mga misteryo. Nakatuon sina Chow at Linda na protektahan ang mga bata mula sa katotohanan at nakabuo sila ng isang bagong timeline at pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan na ginawang isang business meeting ang pagbisita ni Lee sa lugar ni Ting Pei upang subukang i-recruit siya para sa Game of Death. Working out the play-by-play, parang naging totoo ang lahat. At sa kalakhang bahagi ng ilang dekada, iyon ang nanatiling kwento. Gayunpaman, nasubok ang mga teorya. Isang kwento ay namatay si Lee nang may erection. At ang isang photographer sa Hong Kong ay talagang nagawang suhulan ang isang morgue worker para kuna ng litrato ang bangkay upang makita kung totoo ito. Habang kinukuna niya ng litrato ang mukha niya, pinigilan siya nito bago siya kunan sa bandang ibaba. Ngunit pagkatapos ang mga larawan ng kanyang mukha ay nagsimula ng isang bagong teorya. Siya ay nalason dahil ang kanyang mukha ay sobrang namamaga. Pagkatapos noong 2006, isang ulat sa Taipei Times ang nagsabi na ito ay isang hindi kilalang kondisyong epileptic. Ngunit sa 2018 na libro ni Polly, naglabas siya ng isa pang paliwanag, isang heat stroke. 90 degrees at mahalumigmig noong araw ng Hulyo at iniulat na inalis ni Lee ang mga glandula ng pawis sa kilikili upang hindi siya magmukhang pawis na pawis sa kamera. Iyon ay tumugma sa insidente noong Mayo dahil siya ay nasa isang mainit na silid ng walang anumang sirkulasyon. Ang bawat paliwanag ay tila may elemento ng pagiging mapagkakatiwalaan. Ngunit ang isang coroner ay marahil ang pinakamahusay na naglagay nito nang tinawag niya itong isang death by misadventure. Ang anak ni Lee ay namatay din sa murang edad. Sa simula, tinanggap ng pamilya ang medikal na paliwanag para sa trahedya. Bagaman wala kaming panghuling ulat sa autopsy, wala akong hinala sa anumang bagay maliban sa natural na kamatayan, sabi ni Linda noong panahong yon. Ako mismo ay walang pananagutan sa sinumang tao sa kanyang pagkamatay. Ang kapalaran ay may mga paraan na hindi natin mababago. Ang mahalaga lang ay wala na si Bruce at hindi na babalik. Sumulat din siya ng tatlong mga libro tungkol kay Lee,
na tila wala na ngayon ngunit ang pamilya ay hindi kailanman nagpatinag sa kanilang katotohanan. Sa isang panayam sa Australia noong 1992, isinulat ng anak na lalaki na si Brandon ang lahat ng mga teorya hanggang sa maalamat na katayuan ng kanyang ama. Sa palagay ko, iyon siguro ang dahilan kung bakit ang mga chismis, na para sa akin, na nasa antas ng mga taong nagsasalita pa tungkol sa buhay pa ni Elvis. Bakit napakarami sa mga chismis na iyon ang lumitaw? Siya ay 32 lamang. Isang taon pagkatapos ng panayam ni Brandon, siya ay binaril ng malubha sa set ng The Crow, sa edad na 28, na nagpapatunay na marahil ang sumpa ng pamilya ay ang pinakatotoo sa lahat ng mga teorya. At tulad ng kanyang ama, nagsimula ring umikot ang mga teorya tungkol sa pagkamatay ni Brandon.